philosophy at saka theology. Nagtuturo po ako sa Lasal, sa University of St. Paul University at saka Manila Doctors College sa Pasay. Yung mga estudyante ko nagagalit sa akin, sabi niya, "Sir, ano ba naman tong philosophy na to? Nakakalito." Sabi ko, "Okay, mag-alala. Kung kayo nag-aaral, nalilito. Kami rin nagtuturo, nalilito rin kami, no? At is pareho tayo na nararamdaman." At tandaan nyo, ang philosophy, hanggat hindi nyo naiintindihan, mas mahusay kayo. Because philosophy were created to confuse us, no? Hanggat naku-confuse ka, mas matalino pa. Eh, yung philosopher ka na nakaisip ng kaisipan, namatay na, hindi niya nasagot yung sarili niya. Tayo pa kayang buhay pa, di ba? So, ano na lang sa philosophy yun? Pero alam nyo, ang philosophy, what's important in philosophy are not really the answer, but the question, di ba? Kaya nung ako po ay nagturo po, na nakakalungkot lang kasi ngayon, the problem with schools, schools are no longer place of learning, it has become a place of competition. Kailangan, cum laude, summa cum laude. Alam nyo, ito lang ang napatunayan ko sa buhay ko. Tanungin nyo ako, ano? Napansin ko nga sa batch namin, ang unang mga nagtagumpay, hindi naman yung pinakamatatalino eh. Hindi naman yung pinakamagagaling. Sino yung mga unang nagtagumpay? Yung magugulo. Yung maiingay. Yung mga matatagal. Napalagpakan ng mga walang yan. Yung mga pinagagalingan. Ako, hindi naman ako ganun katalino. Kaya nga ako nagpare, mahina po kasi ako sa math. Talagang I try my best to evade math. Sabi ko, siguro wala namang math sa seminaryo. Pucha, pagdating ko doon, tatlo-tatlo yung chef geometry at saka algebra. Sabi ko sa teacher ko, "Ma'am, saan ko magagamitin niya pa naging pare ako? Yung collection ba, yung ratio and proportion ko pa ba yan? Kaya saan niyo magagamitin ang math sa totoong buhay? Pag kayo ba na malengke, sasabihin niyo sa tindera, "Ate, pagbilang nga po ng isda to the second power, hindi naman." Sabi sa iyo, "Ma'am, it's very tough. Wow." Hindi naman ako sa tagumpay mo, no? Kaya alam nyo, mga minamahal na mga mag-aaral, I want you to understand that the purpose why you're studying is for you to understand all the more that life is so beautiful. Education is just a means for us to discover that you have a good life. Kaya nga ako, nung naging komedyante ako, well, nagkomedyante naman ako talaga sa totoong buhay, sinasabi ko nga lagi sa mga tao, pag kayo nagising, umiti kayo. Kasi una, hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising kayo. Utang na loob nyo yan sa Kanya. At tandaan nyo, wala po kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayong kagandahan at kagwapuhan. Tulong nyo na lang po sa sarili nyo yan, no? Imagine nyo, pangit na kayo, masama pa ugali nyo, nakasimangot pa kayo, magpakamatay na kayo, hindi kayo nakakasulong sa mundo. Nakakatagdag kayo sa climate change. Ito ang problema. Tanungin nyo ako, ano? Maraming mga mag-aaral, hindi nagtatagumpay. Bakit? Kasi yung iba, ito ha, paalala mo lang, ha? Pwede ba? Kaya kayo nagpunta sa paaralan para mag-aral, hindi lumande. Yan ang problema kasi. Tapos, ang pagka mga haruta, kilig na kilig. Pag nakikipaglandin, pagdating sa klase, nga. Alam nyo, ang pag-ibig masarap, pero hindi nakakain yan. Pag kayo, sige, mag-asawa kayo, wala kayong trabaho pareho, sabi mo sa asawa, "Baby." At nakapataw sa mga kabataan, tawagan nyo, "Baby." Ang lalaki nyo na. Nung isa nagulat ako, estudyante ko, sabi, "Baby," pagdating ko, yung boyfriend mo kang bakulang, na makitin. Na talaga yung boyfriend niya, kailangan magsuot ng dilaw, kundi mababangga, mababangga. Baby! Ang usay-usay nyo, pagdating sa pag-ibig, pagdating sa klase, tanga-tanga kayo. Kaya ako lagi ang sinasabi sa mga estudyante ko, alam nyo, sa klase ko, pwede mag-ingay, pwede matulog, kahit huwag kayong pumasok. Basta siguraduhin nyo lang, sabi ko sa mga estudyante ko, na kaya nyo tapatan ng himbla ng utak ko dahil magna cum laude ako. Ngayon, kung hindi mo kayang tapatan yun, shut up and listen. Ang problem sa mga estudyante, binabastos ang teacher, "Oy, pwede ba? Papunta pa lang kayo, pabalik na kami." Ayusin nyo ang buhay nyo. You are technology students. Tama ba napuntahan ko? Baka ibang grupo ito napuntahan ko. Tama ba? Computer science, technology. Technology is good in one side, but it could also be understood on its negative sense. Iba na ang paggamit ng teknolohiya ngayon. Dati-dati naalala ko, when I was still very young and very handsome. Now I'm no longer young, I'm only very handsome. No? Napansin ko nung panahon ko, wala naman kaming malakas na internet noon. Napansin ko dati ang buhay, simple, hindi komplikado, pero mas masaya. I'll try to walk you through. Tingnan mo lang ako, makaka-relate kayo. Yung mga makaka-relate, huwag na kayo magsinungan.